Uy, Kenor. Relax ka lang, ha? Relax ka lang, Tol. Okay lang yan. Alam mo, marami-rami na rin ako na interview ng mga aplikante. Ang mga interviewer naman, gusto lang talagang makilala yung ini-interview nila. Mm-hmm. Pero pare, sabi sa akin ni Bart, para di raw kabahan, dapat isipin ko na nakahubad yung nasa harap ko. Parang okay yun, Tol. Diba? Kaya pala. Diba? Miss Susan! Miss Susan, kamusta? Popo kayo. Oh my God. Parang ayaw ko na mag-imagine. Yung payo mo na lang susundin ko. Miss Susan, siya po si Kenor, yung irerekomenda ko sa inyo. Kenor, si Miss Susan, siya yung owner ng restaurant. Hello. Naku, Julian. Akala ko pa naman ikaw ang mag-a-apply na assistant manager dito sa restaurant ko. Naku, Miss Susan, yun nga yung gusto kong sabihin sa inyo eh. Kasi hindi ko talaga linya ang food industry eh. Kaya magbabaka sakali lang ako na baka naman pwede nating tulungan tong si Kenor. Baka may opening kayo dyan. Mabilis matuto yan. Quick learner. Oo naman, ikaw pa. Eh, ang lakas-lakas mo sa akin. As a matter of fact, may opening kami dito para sa waiter. Pwede ko siyang turuan. Naku, Miss Susan, maraming salamat, ha? Susan na lang. Salamat, Susan. Ma'am, may resume ko pa. Sabi po kasi na may email daw sa office namin. Eh, hindi ko naman po mabuksan pa. Mm. Ako, mamaya na yan. Makakapag-intay naman niya. Kumain ka muna. Importante daw kasi na eh. Loading naman. Mm. CR lang po ako, ha. Okay. Mm. Kaya yan. Bye! Love you! Bye, Joey! Ba't siya nagpala, ma? Hala! Manager na ako? Patrick naman. Una na po ako, Nay.
Sige, ha? Bye. Nay. Mapropromote si Atilis bilang manager ng coffee shop. Ano? Talaga? No, kung nakakatuwa naman, talaga. Ay, salamat, Susan Diyos. Oh, ayan ha, sinigang para sa'yo. Sabaw sa'yo, laman sa'yo, huwag kayo mag-away. Uy! Pare pa! Ang ganda naman ng porma mo, pare. Saan ang kumpil? Dignyag. Ito naman si TJ, ba't kami nakikialam eh? Kumpil nga, gusto kumpil! Dignyag dapat ang tinatanong mo kasi yun nga ang joke doon. Galing kami ng restaurant. Uy, doon ang reception ng binyag? Doon yung job interview ni paring Canor. Sinamahan ko lang. Job interview? Eh, may trabaho ka naman ha. Tsaka rider tayo eh. Di pare, naisip ko kasi na magsubok naman ng ibang trabaho. Kaya yun, nag-try akong mag-apply ng waiter. Ayaw mo na maging rider kasi ayaw mo mag-deliver ng pagkain. Ngayon, nag-apply ka maging waiter kasi gusto mo mag-serve ng pagkain? Ito naman oh, naiinggit ka lang kasi ikaw ang to na pag-iiwan-iwanan ka na. Uy, hindi ah. Masaya ako sa trabaho ko. Teka, si Rocky, parang hindi ko nakikita, TG ah. Wala ba siya dyan? Meron na yung kasing opening para sa assistant manager position, baka interesado siya. Night shift siya ngayon eh. Pero don't worry, I'll tell her. Wait lang ah. Ilalagay ko na sa calendar ko para hindi ko makalimutan. Wow. Del... planner. Rocky. Okay? Salamat, TG. You're welcome. Paul, uwi muna ako. Salamat talaga. Ayos, good job today. Thank you. Oo, sige. Yeah. Teka, uwi muna ako. Iniwan na naman tayo. Tol, may problema ako eh. Ano? Hindi ako marunong mag-waiter eh. Wala akong alam doon. Pare naman, huwag ka mag-alala, waiter. Ako bahala sa'yo, tuturuan kita. Promise? Pare. Yun. Idagdag mo na rin to. Magkano lahat? Teka, 320. Ayan, thank you, Shane. Okay. Salamat. Balik ka dito, ah. Okay, bye. Sige, ingat. Magkano na? Rocky! Uy, Liz! Napadalaw ka dito, ah! Musta? Okay naman! Sure ka? Hindi ko pa napapagod. Hindi naman. Kakaumpisa ko pa lang sa shift, eh. Siguro mamaya papagod na. Hindi. Hindi kong sabihin, alam mo yun, hindi ka po nagsasawa? Minsan, nagsasawa na ako sa mga nakikita ko dito. Ako bibili rito. Eh, kuya! Yung mga stocks yung sinasabi ko, hindi po kayo. Tuloy. Oo nga eh. Ayun. Pero pinipili ko na lang maging masaya at saka appreciative dito sa trabaho ko. Kaya focus ka lang sa good things. Happy thoughts. Good things, happy thoughts. Kaya naman ng ano? Ako... Masaya ako kasi malapit ako sa mga kaibigan ko. Palagi kong nakikita si Julian. Si Canor! Si Anton! Ikaw! So, masaya ako! Yes! Ayan. Nay! Nay! Bayaw! Oh. Bayaw! Sige ito! Oh, bayaw! Ano yan? Letter C. Oh! Very good, Bayaw. Sige nga, tignan natin. Anong mga salita ang nagsisimula sa letter C? Cut! Hindi. Tingnan. Hapaw ka ba? Oh. Wow! Congratulations. Oh, ano yan? Diba nga, yung email na nakita ko sa phone ni ate, na-promote daw siyang manager. Ay! Panahal. Oo nga! Totoo ba yan, Bayaw? Aba, okay yan ah. Eh, sasabihan ko talaga yan si Liz eh. Kasi may opening ng assistant manager position dun sa restaurant na kakilala ko. Pero, mas okay ito na eh. Ah,
O sige, sige, fold na natin yan. Oh. Baka dumating na. Oo nga eh. Ay, ibig sabihin, ay, ano gagawin? Ano? Manager? Paano mo nalaman yun? Nakita ko dun sa phone mo, sa email. Pero aksidente ko lang nakita. Pero maliit na bagay na yun, huwag na natin isipin yun. Ang importante, manager ka na! Yes! Yes! Congrats, sis! Manager! Liz, ang bilis ng promotion mo, ha? Pero alam ko, deserving ka dahil napakasipag mo at reliable ka. Yes, yes! Congrats, sis! Yes! Naman po ako na promote. Ha? Ano? Ano nangyari? Ano nangyari? Iwan ko ba ho kasi may nangingialam ng phone. Pero ang nagkakagay po kasi dun sa memo, manager's choice ako para maging team leader ng branch namin. Hindi naman manager. Manager's choice? So ano yun? May kasama ang pepperoni o extra cheese? Nag-effort ako sa surprise. Ba? Pero Tol. Tol? Okay lang yan. Naka kang mag-alala. Okay din naman yan, di ba, Nay? Di ba, Bayaw? Tsaka, meron akong kilalang owner ng restaurant. Nagahanap siya ng assistant manager ngayon. Yun pala eh. Ba't di ka mag-apply dun? Talaga, kuya, meron? Yan? Oo. Kayong dalawa ni Rocky, napasabihan ko na siya. Ayun? Kasi alam kong pareho kayong HRM, tama ba? Mm-mm. Oo, ba't inyo subukan? Sama pa si Rocky. Hmm? Ha? Hmm? Sige, kuya, maganda yun. Sabihin ko sa kanya. Ayan! Anak mo, napakahusay mo. Napakasipag mo pa, di ba? Oo, kaya lang na ito si Bayaw eh. Fake news. Ito na pala yung sukli machine, okay. Thank you. Salamat! Suki talaga, oh. Aki! Ayaw mo bang mag-apply ng ano? Ibang trabaho? Alam mo, Liz, gaya nung sinabi ko sa'yo kagabi, nasa mentalidad mo lang yan. Ako, kontento na ako dito. Masaya ako sa trabaho ko. Sabi nila, the grass is always greener on the other side. Pero alam mo, Liz, pag nandun ka na, makikita mo, parehas lang pala. Ganun ba? Sige, pairam na lang ako Rocky nung ano, yung polo mo. Yung suot mo nung nakaraan, medyo formal. Yung polo. Oo, sige, Man. Sige. Kung yun yung magpapagaan sa loob mo, papadala ko sa inyo mamaya. Oh, sige. Promise yan, ha? Oo naman. Thank you. Sagot kita. Bigan talaga ka, ti. Bye, Rocky. Okay, Ganor. Ang ituturo ko naman sa ngayon kung paano magbalanse ng tray. Una, hanapin mo ang kanyang center of gravity. Parang ganito. Para kahit anong galaw mo, hindi siya malalaglag. Ganito yan. Hop! 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 Ano yung magaling? Hindi niyo kasi naitatanong. Noong nagtatrabaho pa ako sa cruise ship, pare, member ako ng Dancing Cooks and Waiters, pare. Kaya ganito ako kagaling. Dancing? Hindi ba singing? Masyado ka naman kasi nakikialam eh. Dancing nga! Pare, ikaw, gawin mo. Oh, yung tinuro ko sa'yo, ah. Okay. Hanapin mo muna yung center of Hanapin gravity. Hanapin ang center of gravity. Okay. Dito ka punta. Sige. Mahalog yung barbo. Mahalog. Pare. Handa kasi! Center ba yun? O, diba? Mas madaling magbalansin ang motor kaysa sa tray, diba? Masyado ko naman kasing nege, pare. Kaya niya yan. Ganor, sige, ulitin mo. Sige. Pwede na yan. Hanapin ang center of gravity. Sige.
Sige, sige. Balik. Oop. Bilis na konti. Okay! Wow! Ano? Kaya mo na! Ang galing! Ang galing? Ano ka ba? Kaya mo na! Ang dali-dali lang yan. Ang galing! Sabi ko kasi pinahirap ang sarili niya eh. Madali lang. Ay, bakit? Ang dikit ng kanin. Ang dikit pala ng kanin. So, Kanor, ang waiter, dapat magaling mag-memorize yan. Kasi magagamit mo yun sa trabaho eh. Mm-hmm. Matalas ba ang memorya mo? Oo naman, ma'am. Ma'am... Susan! Opo, opo, ma'am Susan. Susan. Opo, ma'am Susan. O yan, yung table na yun, nakikita mo yung may apat na customer. Mm-hmm. Kunin mo yung order nila, ha? Oh. Pero, bawal magsulat. Dapat tandaan mo lang lahat. Kaya mo? Kaya po. Hi, good evening. Can I take your orders? Oh, yes. Isang steak and rice, well done yung steak. Steak and rice, well done yung steak. Okay? Kami rin. Oh, kayo rin? Napakadali naman pala ng mga tandaan ng order nito. Che, okay na okay. Ah, teka, waiter. Instead of rice, mashed potato na lang akin. Instead of rice, mashed potato na lang, okay? Sa akin, rice pa rin, pero Java rice. Java rice. Okay. With egg na yung sa akin. With egg, okay. Ako rin, pero yung yellow, hard na. Sa akin, malasado. Malasado. Fish and chips na lang pala ako. Mataas na yung cholesterol ko. Ganun na rin yung akin, pero instead of chips, fries. Fish and chips. At malasado. Oh, anong order nila? May umorder po ng egg eh. Oh. Tsaka... Yun lang po natandaan po. Ha? Inako! Kung ganyan ang performance mo, hindi pwede yan! Masakit yung ulo kasi... Hi, Ma'am Susan. Hindi pwede yan, kaya tuturuan kita. Julian! Andiyan ka pala, hindi kita napansin. Ay, kamusta po? Kamusta si Kanor? Ay, nako, nanganganay. Pero kaya naman niya, huwag kang mag-aalala. Andito ako at bibigyan ko siya ng leksyon. Sa pag-waiter. Pero in fairness, may potential, ah. Ang galing! Biro mo sa dami ng order, hindi niya nakalimutan yung itlog. Oh. Itlog? Husay! Tol, good job ka, ah. Ang daming magandang sinasabi sa'yo ni Miss Susan, ah. Salamat sa Rego, Tol. Salamat din, dinadalaw mo ako, ah. Oo, pero... Tol, bukas, hindi na ako pupunta. Kayang-kaya mo naman eh. Hindi pa, Tol. Dalawin mo pa rin ako. Ito naman, oh. Eh, alam mo, Kanor, ang totoo niyan, nag-aalangan ako kay Miss Susan eh. Medyo madikit. Tol, huwag mo naman ako iwan basta-basta. Tinulungan mo na ako eh. Sagarin mo na. Pag di kasi pumunta bukas, bubulyawan na naman ako niya ni Ma'am Susan eh. Ano ibig mo sabihin? Siyempre, Tol, bago ako. Marami pa mong palpak. Hindi naman ako basta-basta sisisantihin nun eh. Patay na patay sa'yo yun eh. Kaya, Tol, habang sanang inaaral ko pa, balik-balik mo muna ako dito. Hanggang kailan ko ito gagawin, Tol? 6 months. Tigilan mo ako, ano ra? 1 month, Tol. Sige, Tol. 3 balik na lang. Aaralin ko na ito maigi. Sige, sige. Sige, bukas. Babalik ako. Yun. Hoy! At anong ginagawa mo dito? Hindi ba't mamaya pa ang break mo? Miss Susan. Hello. Hi. Mamaya pa break mo. Kaya... Pag-break time muna, doon ka sa loob mag-break, ha? Kasi mainit dito, baka pawisan ka. Kawawa ka naman. Salamat po, ma'am. Julian. Hey. Tol, Miss Susan, paano? Mauna na ako. Ay, alas ko na. Babalik si Julian bukas, ma'am. Di ba, Tol? Opo, ma'am. Babalik ako bukas. Mag-iingat ka, sige ha? Sige po. Tol, Ingat, I'll miss tol. You.
Napapadalas yung pagpunta dito ni Julian, no? Siguro... Ay, kayo niyan, ma'am. Pansin mo rin? Kilalang kilala ko yan, ma'am. Sagan dikit ko yan, eh. Talaga ba? Ay, kayo niyan, ma'am. Uy, bagay sa'yo, friend, ha? Executive na executive ang dating. Saan ba lakad mo? Mag-apply kasi ako for higher position. Uy, ang galit! Congrats, friend! Sabi ko sa'yo, dadating din yan. Huwag kang mainip, ha? O sige, good luck! Galingan mo! Sana makuha mo! Galingan mo, ha? Sana nga makuha ako. Eh, sige, mauna na ako, ha? Bawal balit sa mga ganun, sige, go, go! Galingan mo, ha? Bye! Thank you ulit dito sa polo, ha? Ang galing talaga, friend ko yan! Rocky! I forgot to mention, may pinaparelay palang message sa'yo si Julian. Meron daw opening ng assistant manager dun sa restaurant nung kakilala niya. Baka daw interesado ka. Ayan na. Eh, ayan, Rocky. Di naman kami nakapag-usap ni Julian eh. Oh, Rocky, kala magkasama kayo ni ate. Magkasama saan? Alam ko, pinapasabi ni Kuya Julian kay ate na sabihin daw sa'yo na may job opening daw yung restaurant ng kakilala niya. Assistant manager daw? Hindi ba nasabi sa'yo? Leng! 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 Pakibahan tayo muna yung store, ha? Diyan ka muna. O sige, pusa na ang TGL, Joey! Liz! Elizabeth! Liz! Okay. Ay, hello po. Elizabeth! Hello po, ma'am. Hi, upo ka. Sige po. Ito po yung ano. What shall I call you? Ellie, Liza, o Beth? Kayo po, ma'am. Kung ano pong bet nyo. Liz na lang po. Liz. Apo. Liz, ay don't worry kasi mabilis lang to. Liz. Mabilis. Nag-rhyme po. Please, mabilis. I crack myself up. Anyway, katulad na sinasabi ko ha, mabilis lang to kasi meron pa akong interviewin. Ah, talaga po, ma'am? Mm-mm. Actually, andyan na siya. Ma'am, ang sukatan po ng magaling na leader ay hindi kung naging magaling ba siya, kundi kung naging magaling ba yung mga tao sa paligid niya. Dahil lang sabi nga po, di ba, ni Ronald Reagan, "The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one who gets the people to do the greatest things." Ang ganda! Di ba po? Pero saan banda dun yung anong favorite color mo? Orange po. Goal-oriented ka ba? Ay, of course, ma'am. Kung ano pong kailangan gawin, gagawin ko po. Kahit sagasaan yung kaibigan? Ano yon? Wala po. Gano'ng ka-importante sa'yo ang appearance? Ay, napaka-importante po ng appearance, lalo na humaharap po tayo sa mga customers. Actually, magpo-polo nga po sana ako ngayon eh. Hinaram nga lang po nung best friend ko kuno. Ah. Oo nga, no, napansin ko nga, naka-uniform ka. May iba ka bang trabaho? I currently work po as a cashier ngayon sa convenience store. Ah, so may ibang work ka na. Are you willing to transfer? Ay, opo. Dati po, ayokong mag-transfer kasi malapit ako sa mga kaibigan ko. Pero ngayon, parang gusto ko na lang pong lumayo. Honesty, yun po ang pinaka-importante, ma'am. Honesty, di ba? Ang hirap naman po kasi yung iba yung sinasabi mo sa gusto mo palang mangyari. Mahirap po kayang manghula. Ang hirap naman po sasabihin mo na, masaya na ako dito eh. Tapos hindi naman po pala. Handa po akong manakit ng kaibigan. Hindi ba ibig sabihin mo ay handa akong manakit para sa kaibigan? Ay, hindi po, ma'am. Tama po yung una ninyo. Handa din po akong manakit ng kaibigan. Yun. Hello, Julian! Pupunta ka ba mamaya? Oo, tol. Pupunta ako.
Tinatapos ko lang yung mga trabaho rito sa shop. Ah, okay. Tol, favor naman, oh. Inutusan kasi ako ni Ma'am Susan na bumili ng flowers pang display sa resto. Kaya lang, nakalimutan ko, eh. Baka mapagalitan na naman ako, eh. Tol, baka naman pag minadaanan kang flower shop, pakisabay mo naman ako ng isang bouquet. Sige. Sige, Tol. Bibilang kita ng bouquet. Anong klase ba? Red rose, pare. Isang dosena. Bayaran ko na lang dito. Tsaka, Tol, baka pwedeng pasabay mo na rin ako ng chocolate? Chocolates? Para kanino? Para sa akin, Tol. Eh, nagki-crave kasi ako, eh. Nakakarami ka na, ha? Salamat, Tol. Bawi na lang ako sa'yo, Tol, ha? Oh, ingat-ingat. See you later, Tol. Rocky, galit ka ba? Malamang! Bakit hindi mo sinabi sa akin na may opening palang assistant manager dun sa resto? Akala ko kasi ayaw mo. Di ba tinanong kita, sabi mo masaya ka naman dito. Eh kaya ako lang naman sinabing masaya ako kasi para pagaanin yung loob mo. Nagiging mabuting kaibigan lang ako dito, Liz. Sana ikaw rin. Sige, sa follow-up interview, di na lang sisipot. Para ikaw na lang yung ma-hire. Dapat lang. Okay. Oh, para kanino yan? Para kung kay... Oh my God, Julio, thank you, ah. Ang baho ng flowers, saka parang ang sarap ng chocolate. Thank you. Sorry, mag-iis pala mula ako siya naman. Dumi, dali, dali. Liz, bumili ka nga ng tuna dun sa Pabili Mart. Ha? Ayan ay si Joey na lang putusan niyo, wag na ako. Oh. Ba't sa akin mo pinapasa? Nag-away kayo ni Rocky, no? Away, tumigil ka. Ha? Kuya. Nay. Ay. Sino nag-away? Rocky? Ano, Liz? Nag-away na naman kayo ni Rocky. Eh, kuya. Ito kasi si ate, hindi sinabi kay Rocky yung tungkol dun sa job opening na assistant manager. Ha? Ba't di mo sinabi, Elizabeth? Eh, gusto ko kasi yung posisyon na yun, kuya. Tapos tinanong ko siya, sabi naman niya sa akin, masaya siya sa trabaho niya. Kaya akala ko, hindi niya yun magugustuhan. Bakit? Ikaw ba, hindi ka na ba masaya sa trabaho mo? Okay naman, kuya. Kaya lang... Iniisip ko paano ako makakabukod kung aasa lang ako sa sweldo ko sa coffee shop. Bubukod ka? Aalis ka? Eh, tumatanda na kasi ako, Nay. Siyempre, ayoko naman maging pabigat lalo na kay Kuya. Baka nabibigat na siya sa atin. Elizabeth, yan ba talaga yung iniisip mo? Na pabigat kayo sa akin? Huwag mo isipin yan, ha? Sorry kung yan ang iniisip mo. Sorry kung ganyan ang nararamdaman mo. Pero baka kasi ang nakikita mo lang, gastos dito sa bahay, gastos sa pagkain, gastos sa bills. Sana maiisip mo rin at makita mo kung paano gumagaan ang buhay ng kuya mo dahil sa inyo. Hmm? Ayan. Thank you. Si Joey, aminin ko, medyo mabigat to eh. Bumigat eh. Nung lumapit ka, bumigat eh. Ikaw talaga. Salamat, Junior. Tol. Uy, Tol. Buti, dumating ka. Kanina ka pa inaantay ni Miss, ano, ay,
Kanina pa kita inaantay. Eh, yun na nga, Kanor. Pasensya ka na, pero baka huling dalaw ko na to sa'yo, ha? Medyo hindi na talaga ako komportable kay Miss Susan, eh. Naintindihan ko, Tol. Salamat sa mga sakripisyo mo para sa akin, ha? Hindi ko makakalimutan yun, Tol. Pero, Tol, bago ka umalis, bilang pasasalamat, sagot ko na dinner mo. Ito naman. Wala yun, Tol. Huwag ka na mag-abala. Okay hindi, lang. Pare. Akong bahala. Pinaluto ko na kay Chef, eh. Liga rito, pare. Puka mo na rito. Pinaluto ko na. Kay Chef? Kay Chef, siyempre. Puka mo na, puka mo dyan, Tol. Dali-dali. Wait lang, Tol, ha. Brother. Uy! Brown out! Dali, kuha ko kandila, Tol, ha. Bakit parang good for ito itong hinanda mo? Oh, Hem! Candlelit dinner? Oh, romantic mo talaga, Julian! Ay, parang sarap! Teka, teka, teka lang, ah. Magkalinawan nga tayo. Kanor, brown out talaga, ah. Oh. Pakibukas mo nga yung ilaw. Tol, mabukas nga ako ng ilaw! Miss Susan, ayoko sanang ma-misinterpret mo yung mga nangyayari ngayon. Kasi ang totoo, wala naman talaga akong intensyon na ligawan ka o kung ano paman. Ha? Ma'am, aamin na po ako. Ako po lahat may pakanali to. Yung pagdalaw-dalaw po ni Julian, pati po yung sa bulaklak, pati po itong dinner, ako po lahat nag-set up niyan, ma'am. Kasi, ma'am, gusto ko lang po na may in love kayo para hindi niyo po ako mapagdiskatahan. So, ibig sabihin, hindi ka in love sa akin, Julian? Alam mo, Miss Susan, matinong empleyado itong si Kanor. Mabilis itong matuto at masipag. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Sige. Ma'am, hindi niyo na po ako sisisantihin? Sige, makakaalis na kayong dalawa. Mga mafoy kayo eh! Lalo na ikaw! Ako, Julian! Ang tangkad-tangkad mo! Ang wapo mo! Ang ganda ng mga mata mo, tas ang cute-cute na smile mo. Parang sarap-sarap. Sandali, ano nga ba sabihin ko? Ah, basta! Ikaw, Kanor! Sisanti ka na! Layas! Sorry po, ma'am. Tol. Pa'am, sandali! Bakit po, ma'am? Eh, uniform namin yan eh, di ba? Hubad! Eh, di hubad rin! Tol! Pa! Nakakarason si iyo! Pa! Kunin ko ulit yung resume ko, tapos nagdala ko ng recommendation letter para sa'yo. Pumunta lang din naman ako dito para suportahan ka. Parang ano? Ito naman, hindi ka naniniwala. Ito na nga eh. Supportive na nga eh. Ma'am, si Ma'am. Congratulations, ladies, for making the final list! Actually, kayong dalawa naman talaga ang huli kong i-interviewin for today. Naku, ma'am, hindi na po. Babawiin ko na po yung application form ko kasi si Liz naman po talaga yung bagay para sa position ni. Well, in that case, congratulations, Liz! Ikaw na ang bagong assistant manager ng aking restaurant! Hello! Thank you po, ma'am! You're very welcome! Thank you! Hello, ma'am! Salamat po talaga!
Sigurado po ako, matutuwa nito si Kuya Julian. Julian? Opo! Kilala mo si Julian? Opo, di ba siya yung nagrekomenda sa akin dito? Ma'am, kuya niya si Julian! Ang totoo po nito, magkakaibigan po kami lahat. Super close po namin, as in magkakasama kami sa mga kalokohan. Ganun ka-close. Di ba? Close talaga! Ay, ma'am, yung waiter niya po dito, si Kanor, kung di niyo po natatanong, kaibigan namin yun! Ay, Silayas kayo! Ang gigigil ako, Julian! 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 Walang dito! Nagigil ako sa inyo! Nalangangin sa parutan! Lahat ginagawa natin para makuha ang mga pangarap natin sa buhay. Ang importante, sana wala tayong nasasagasaan, lalo na ang mga taong mahal natin. Dahil sila ang tumutulong para mapagaan ang ating buhay. Julian, naku, salamat at pumayag ka na dito muna kami manirahan pansamantala. Naku, Eva, walang problema. Welcome na welcome kayo rito sa amin. This is Tope, my stepson. I like him. Do you like me? Tayo na. Ma, mag-alcohol ka, ma. Joey! Mm. Ano nga ba yung mga games na nilalaro mo ngayon? Di ba gamer ka? Oo, ma. Mga first-person shooter na games. Wow! Di ba, Tope, nilalaro mo din yun? Actually, mas nilalaro ko po yung mga role-playing games. Kasi mas ginagamitan ng utak. Naniniwala ba kayo sa hate at first sight? Hate at first sight? Meron? Huh?